sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat po ng aking video na ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng aking i-upload na video. So, ang topic po natin ngayon ay napakaganda. Ang topic po natin ay about sa tinatawag nating three-way dividing network. Ang three-way dividing network po natin, ito yung inilalagay na sirkito sa loob ng isang baffles natin para mag-separate ang tatlong frequency. Ano yung tatlong frequency? Meron tayong high frequency, meron tayong mid frequency, at meron tayong tinatawag nating low frequency. So, ayun po yung tatlo. So, para mapaganda natin at i-design po natin yung ating design ng PCB para gagamitin sa dividing network natin. So, i-discuss ko muna saglit sa inyo kung ano ang mga function ng bawat component na tinatawag nating dividing network. Ito po ay tinatawag nating crossover network, passive component. Kasi ang ginamit ko lang dito ay yung capacitor, yung coil, o pwedeng lagyan ng resistor, pero this time ay ito lang po yung aking ginawa. So, pwede naman itong dagdagan, pwedeng i-modify nyo pag meron pa kayong ibang idea. Ang importante sa akin, nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga dapat na gawin. Sa Twitter natin, of course, may positive-negative, may trades natin, positive-negative, whooper, positive-negative. So, lahat ng negative, pag sasama-samahin natin, negative, papunta na yan doon sa amplifier natin. Pag kinuha naman natin yung positive, lalagyan natin siya ng non-polar capacitor, ang ratio lang ng ating capacitor sa Twitter ay 1 microfarad up to 10 microfarad. Ayan na yung pinakamagandang gamitin. Kung medyo mahina ang amplifier mo, itaas mo ng hanggang 10 microfarad. Pero kung malakas na yung amplifier mo, masakit na sa tenga, ibaba mo ng 1 microfarad. Ang 1 microfarad, medyo matinis ang tunog niyan. Pagka 10 microfarad pataas, medyo sumasabog na. Konting lakas mo, nakakabigi na. Kaya usually, ang karamihan makikita nyo sa dividing network ay 4.7 ang ginagamit. Ayan, 4.7 microfarad. Over 50 volts, pwede rin 100 volts. Ayan. So then, meron tayong mid-range. Ang mid-range natin, lalagyan natin ng coil, lalagyan natin ng non-polar capacitor. Yung ating non-polar capacitor, ang ratio naman na ikinakabit dyan ay 20 microfarad up to 30 microfarad. Pwede naman din kayo mag-experiment. Depende sa gusto nyong lakas ng boses na lalabas sa inyong mid-range. So, kaya lang pag sumobrang taas ng microfarad at kinabit mo sa mid-range, pinapasukan na rin to ng malakas na bass, pinapasukan na rin to ng tinatawag nating low frequency. Dito, dapat high frequency lang tayo sa Twitter. High frequency. Dito, mid frequency. Dito, dapat ay low frequency. Ayan po yung lumalabas. Kaya, yung ating capacitor dito, na nakaseries yung coil natin, nasa gitna kasi siya ng Twitter sa kanang hooper, para mag lumabas dito yung tinatawag nating mid frequency natin or medium frequency natin, ay kailangan meron tayong coil. Meron tayo ditong non-polar capacitor. So, ang magiging function ng ating coil, itatrap niya yung ating high frequency at palulusutin niya ng konti yung ating low frequency. At papasok ngayon sa capacitor para yung tinatawag nating low frequency naman ay itrap niya na hindi masyadong makarating yung ating low frequency sa mid-range. Para ang papasok naman dito ay konting high frequency, konting low frequency, kaya ang tawag sa kanya ay mid frequency. So, kaya mid-range po. Konting bass, konting kalansing. Ayan. Then, pag sa whooper naman, kung bakit meron tayong coil, kasi pag wala tayong coil dito, lamang na pumasok ang high and mid frequency, nagkakaroon ng boses yung ating tweeter. Rather, yung ating whooper. Nagkakaroon ng boses. Na kapag nagtodo ka, pumapangit na ang tunog.
eh karamihan pa naman sa atin ang gusto natin medyo lumalagabog. Kaya dapat lagyan natin ito ng coil para ma-minimize yung high frequency na pumasok sa whooper. Para pag nagtodo tayo, puro lagabog. Pero ito ay ilalagay natin sa loob ng ating speaker system. Gumawa ako dito ng data para masundan nyo. Pwede rin nyo naman itong palitan. Kapag in-experimento nyo, kunin natin yung size ng bobbin natin. So, pag sinabi nating bobbin ay yung pinagagamitan natin sa transformer. Pero kung meron kayong makukuhang bilog, bakit hindi? Pwede pong gamitin yun. Usually kasi bilog yung bobbin na nabibili. Ito ay ginagamit lang nating pang-project. Size ng bobbin, 1x1. Ang size ng wire natin, number 20. Pwede rin yun naman taasan o babaan. So, ang number of turns is 205. Ito lang yung halos eksaktong-eksakto na kasya dun sa bobbin na pinuno. Ngayon kung maganda yung pagkakaayos nyo at maluwag pa, pwede nyo pang dagdagan ng 5 turns hanggang 10 turns. Ayun po ay para sa whooper. Kaya lang, kapag nasobrahan yung number of turns mo at nagkaroon ng mataas na resistance, may tendency naman na ang base mo ay lalong hihina ang whooper mo. So kaya kayo nang bahalang magtimpla. So ang ginamit ko na bobbin ay 5/8x5/8, number 22, 115 turns. Pero kapag meron pang konting sobra, pwede nyo pang idagdag. So, ayun po yung para sa mid-range natin. So, ibig sabihin, yung bobbin na gagamitin natin dito ay pa-square. Kaya pag nag-design tayo ng ating PCB board natin, dahil i-rewind natin po yung ating bobbin. So, magre-rewind tayo. So, for example po natin, ito yung rewinder natin. Ito yung pinaka-bobbin natin. So, pa-square po tayo nyan. Ayun yung gagamitin natin. Dapat yung beginning windings mo ay magde-de-end, itatop view ko na lang, dapat magde-de-end dito, ikot-ikot sa loob, dapat dito magde-de-end. Para pag hininang natin, walang tendency tumumbang pataas o pababa o pakaliwa o pakanan. Kaya ibig sabihin, lalagay ko muna dito ay negative. Magkakaroon tayo ng tatlong wire dito para sa tweeter natin, para sa mid-range. So, ganyan ka na lang. So, tweeter, mid-range, then whooper. Then dito sa baba ay meron tayong negative sa capacitive. Pag nag-design tayo, dapat makapal ang tanso natin. Lalagyan natin to ng masking tape. So, ibig sabihin, ito ay pupunta sa ground. Ayun. So, negative, negative. Lahat ng negative sama-sama. So, kanya-kanya yung positive. Mapunta sa iba-ibang klase ng speaker natin. Okay, so yung tweeter natin, kapalan natin, dito natin ilalagay yung ating capacitor. Ito na yung ating capacitor. Kaya ganyan ang mangyayari dito sa tweeter natin. Sasama natin, of course, dito sa may positive na to. Kaya ito ngayon yung layout ng tanso. Ayan. Ito na ngayon yan. So, medyo makapal. Ayan. Mas mag-i-erase tayo dito. Depende kung saan tatama. So, according sa diagram natin, yung ating non-polar capacitor ay nakasiris sa coil. So, ibig sabihin, ito, meron tayong ilalagay na capacitor dito. At itong dulo na to ay dapat ilalagay sa dulo na naman ng coil. So, ikakabit natin. Kaya yung coil natin, ito yung unang bobbin natin. So, ibig sabihin, ito siya. Ito yung dulo. So, sa mga tweed, ito ay i-co-connection natin pag ganun. Dito siya nakakonekta. Ayan. So, ito yung coil natin. Nakasiris na tayo. Ayun. Ito na yung bobbin natin. Ito naman yung dulo. Iko-connecta naman natin ito dito sa passkip. Papunta ang amplifier. So, kaya ito, buburahin ko ito, idediretso ko dito. Sa positive, sa tweeter, papuntang coil, nakasiris ngayon sa capacitor natin. So, mag-extend lang ako ng konti dito para dito sa whooper. Ito naman ngayon yung whooper natin. Mas malaki siya. Yung coil natin. Sa ganun pa rin, nakalihis. Dito sa kabila. So, extend ko to. Ito na yung positive. Tignan nyo, makapal yung tanso. Makapal.
Ito namang isa na to ay sasagarin na natin para kay Wooper. So kay Wooper natin, diretso yung coin, pupunta doon, pupunta dito, Wooper, mid-range tweeter. Ayun na po yan. Kaya kung magkakaroon na tayo ng speaker system sa loob, so ito yung ating tatlong iba-ibang klaseng speaker. Lahat ng negative, pag samasamahin, negative, 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 pupunta ngayon to dito sa negative na to. Ito, 2 amplifier na yan. Ayan. Then lahat ng positive natin, positive ng ating tweeter, ng mid-range, at ng Wooper. So yung positive na to, dito na siya pupunta. Tweeter, mid-range, doon pupunta sa kabila. Ayun. Then Wooper, dito pupunta sa kabila. So ganyan lang. So i-actual natin para mas lalo nyo maintindihan. Kung ready na kayo, i-rewind ko, ipapakita ko sa inyo. Punta na tayo sa gawaan natin. Ito na yung ating inirewind. Ito na yung 205 turns. Number 20 na magnetic wire ang size natin. So, ang bobbin na ginamit ko dito ay 1x1. Pwede nating punuin pa to. Pero halos eksakto na yung 205. Pero kung maganda yung pagkakasalansan at nakikita nyo ay kulang pa, pwedeng dagdagan. Lagyan natin ng masking tape. O kahit anong tape na meron tayo dyan. Tapos babalutin natin to ng piece paper. Ito yung 1x1. Nabibili na rin tong bobbin. So, kaya ito ginagamit ko, wala naman akong makuhang bilog. Hindi available. Pero pareho lang din naman. So, ito yung inopposite ko para nang sa ganun ay pag ipinasok natin, hindi basa-basa uuga. Pagyan natin ang rugby. Ito naman yung naunang inirewind natin. So, 58x58, number 22. So, lalagyan din natin ito ng piece paper.
Ito na yung dinisen ko na PCB natin. Ito na siya. So, bali, bubutasin ko na lang to. Tapos, ihinang yung ating kapasitor. So, ito yung negative. Negative, positive. Then, kapasitor. Kapasitor coil. Tapos, yung coil ulit. Ayan. So, ito na yung nagawa nating PCB. Hininang ko na yung dalawang kapasitor. Isang 22 microfarad over 50 volts saka isang 4.7 microfarad over 50 volts. Ito yung coil natin na pang mid-range natin. So, may nakahandang butas na. Isusok-sok na lang natin. Nilagyan ko na rin ng wire dito. Pero dapat mas maganda kung eyelet yung gagamitin natin. Itutusok lang natin, i-rematch eh, tapos doon na tayo maghihinang. So, lagyan muna natin to ng rugby para hindi aalog yung ating coil na nirewind. Para dyan na matuyo yan. Lagyan din natin ng pandiit para doon na matutuyo yan. Then, ihinang na natin. Pwede rin naman itong ikinabit ko na wire na to. Pwedeng ihinang na rin ng pagano'n. Discard yan na lang. Pero maganda pag eyelet. So, hindi ako nakabili ng eyelet natin. So, itutumba ko. Dito na lang tayo maghihinang. So, ito yung negative natin. Tweeter, mid-range, then whooper natin.
sa ayan. Sa nilagyan ko na dito ng butas sa loob. Ayun. Ito ngayon yung ituturnil nyo sa loob ng baffles para hindi gagalaw. Tapos i-wiring na. Okay po, nakatapos na naman tayo ng isang laboratory, yung tinatawag nating three-way dividing network. Okay po, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at masubaybayan nyo pa yung iba. Maraming salamat po sa inyo lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!